Oh, ito si Darwin po, oh, nakita ulit namin dito, naglalakad. So, kaya galing itong batang ito. Oh, ang kagalong Darwin! Sa kagaling! Ha? Halika, sakay ka, uwi ka na? O sakay ka, halika, dito, sakay ka. Ah, din eh, sakay ka din eh. Sakay. Kamusta ikaw? Kamusta ka daw? Ha? Ah, kamusta? Oh, ba't nahihiya si Darwin? Ha? Ah, saan ka galing? Nagala. Nagala ka? Aga-aga nagagaling. Ah, walang kararo. Ay siya, wala pala siyang kararo. Hmm. Ano? Ngayon ka lang nakasakay dito? Ha? Oh, pangarap mo ba magkaganto ka balang araw? Anong pakiramdam? Masaya? Malamig. Oh, malamig? Nalipad to. Nalipad to? May pakpak ito? Wala. Ah, wala ba itong pakpak? Alam ba ng nanay mo na nandito ka? Anong oras ka umalis sa inyo? Ha? Ngayon lang. Walang kararo. Eh, ba't di ka makipaglaro kay ano? Kay Daniel? Kapatid mo? Ayaw laruin? Kumain ka na ba? Baka hindi ka pa nakain, ha? Kumain na ikaw? Oh, di ba ang bilis? Nakarating tayo agad sa inyo. Pauwi ka na sana. Kung nakita mo kami. Pauwi ka na talaga? Oh, sige. Nanonood ka ba TV doon? Hindi, cellphone. Wala pa lang cellphone, sira. Oh, wala cellphone, sira. Oh, hindi na naro lang mga bata. Oh, nakikipaglaro ka? Sipo na sira. Uli ka na. At malapit tayo sa inyo. Kami yung nangunguha ng mga bata. Hindi. Hindi ba tayo? Kasi puti din yung kotse natin eh. Hindi tayo yun. Hindi ba tayo yun? O, teka, bababa tayo. Baba tayo, Darwin, ha? Wait lang. Huwag ka muna mababa. Oo. Wait lang. Oh, ito si Darwin po, oh, nakita ulit namin dito, naglalakad. So, kaya galing itong batang ito. Oh, ang kagalong Darwin! Sa kagaling! Ha? Halika, sakay ka, uwi ka na? O, sakay ka, halika, dito, sakay ka. Ah, din eh, sakay ka din eh! Doon ka sa buto. Hindi. O, sakay ka, sakay. Pag-compartment oh. Na lang. Ah, hindi ba pwede doon? Kamusta ikaw? Kamusta ka daw? Ha? Kamusta? Oh, ba't nahihiya si Darwin? Ha? San ka galing? Nagala ka? Aga-aga nagagaling. Ah, walang kararo. Ay siya, wala pala siyang kararo. Hmm. Ano? Ngayon ka lang nakasakay dito? Ha? Pangarap mo ba magkaganto ka balang araw? Anong pakiramdam? Masaya? Malamig. Oh, malamig? Nalipad to. Nalipad to? May pakpak ito? Wala. Ah, wala ba itong pakpak? Alam ba ng nanay mo na nandito ka? Anong oras ka umalis sa inyo? Ha? Ngayon lang. Walang kararo. Eh, ba't di ka makipaglaro kay ano? Kay Daniel? Kapatid mo? Ayaw laruin? Kumain ka na ba? Baka hindi ka pa nakain, ha? Kumain na ikaw? Oh, di ba ang bilis? Nakarating tayo agad sa inyo. Pauwi ka na sana. Kung nakita mo kami. Pauwi ka na talaga? Oh, sige. Nanonood ka ba TV doon? Hindi, cellphone. Wala pa lang cellphone, sira. Oh, wala cellphone, sira. Hindi na laro lang mga bata. Oh, nakikipaglaro ka? Hindi na laro lang cellphone na sira. Hali ka na. At malapit tayo sa inyo. Kami yung nangunguha ng mga bata.
Hindi. Hindi ba tayo? Kasi puti din yung kotse natin eh. Hindi tayo yun. Hindi ba tayo yun? Okay, bababa tayo. Ba tayo, Darwin, ha? Wait lang, huwag ka muna mababa. Oo. Wait lang, huwag ka muna mababa. Uy, video kita to. Sige, oh, ito si Darwin po. Nakita ulit namin dito, naglalakad. So, kaya galing itong bata nito. Oh, ang kagalong Darwin! Sa kagaling! Ha? Halika, sakay ka. Uwi ka na? O, sakay ka. Halika, dito. Sakay ka. Ah, din eh. Sakay ka din eh. Doon ka sa buto. Hindi. O, sakay ka. Sakay. Sabay ko pa pwede lang. Ah, hindi ba pwede doon? Kamusta ikaw? Kamusta ka daw? Ah, kamusta? Oh, ba't nahihiya si Darwin? Ha? San ka galing? Nagala. Nagala ka? Aga-agin nagagaling. Ah, walang kararo. Ay siya, wala pala siyang kararo. Hmm, ano? Ngayon ka lang nakasakay dito? Ha? Oh. Pangarap mo ba magkaganto ka balang araw? Anong pakiramdam? Masaya? Malamig. Oh, malamig? Nalipad to. Nalipad to? May pakpak ito? Wala. Ah, wala ba itong pakpak? Alam ba ng nanay mo na nandito ka? Anong oras ko umalis sa inyo? Ha? Ngayon lang. Walang kararo. Ah, ba't di ka makipaglaro kay ano? Kay Daniel? Kapatid mo? Ayaw laruin? Kumain ka na ba? Baka hindi ka pa nakain, ha? Kumain na ikaw? O, oh, di ba ang bilis? Nakarating tayo agad sa inyo. Pauwi ka na sana. O, nakita mo kami. Pauwi ka na talaga? O, oh, sige. Nanonood ka ba TV doon? Hindi, cellphone. Wala pa lang cellphone, sira. Oh, wala cellphone, wala. Hindi na laro lang na bata. Oh, nakikipaglaro ka? Hindi na laro lang, cellphone na sira. Uli ka na. At malapit tayo sa inyo. Hindi yung umuha ng mga bata. Hindi. Hindi ba tayo? Kasi puti din yung kotse natin eh. Hindi tayo yun. Hindi ba tayo yun? Okay, bababa tayo. Ba tayo, Darwin, na. Huwag ka muna mababa. Oo. Yan. Kasama po natin ngayon itong dalawang magkapatid, si Darwin at saka si I4. O, saan kayo galing? Ikaw, saan kayo galing? Ano, sa baba. Anong ginawa mo sa baba? Nanood mo ng TV. Nanood ng TV? Ikaw, nanood ka rin ng TV? Hindi. Naglalaro. Anong oras ka umalis sa inyo papunta doon? Ngayon lang ako sa inyo. Ngayon lang? Gustong gusto niyo bang magka-TV? Parang hindi na kayo bababa, no? Pero pag may bahay na kayo, hindi na kayo dyan manonood ng TV. Nahihiya po siya. Tingin ka dito, tingin. Yan siya po si I4. Anong grade mo na nga? 7 pa. So, okay, 7 na po siya. So, ikaw, anong laro mo doon? Cellphone? Hindi. Ano? Bata. Ha? Nilalaro ko. Anong lalaro mo doon? Bata. Bata? Nilalaro kayo ng bata? Hindi. Masa nga, mainit. Ano pagkain nyo kanina? Seryo mo ano ba? Ha? Dilata. Dilata? Dilata daw yung pagkain nila kanina. Init eh. At maagang naliligo dun sa puso. Oh. Para fresh. Ano ginagawa ni mama dyan sa taas? Nangangahoy? Tapos na ba maguling si mama?
Pangalagib. Sino nag-igib kanina? Si Mama ulit. Init. Sen, kami po ulit ay nagbalik dito pagkatapos po namin manggaling sa Mindoro. After 1 week, ngayon lang po ulit kami babalik at mag-a-update lang po kami para sa inyo. Malayo. Wait lang. Parang hiningal ako dun ah. Kaya pa. Ayan, nakarating na tayo dito sa kanila. Kumusta, ate? Wait lang. Ang init ng araw. Dito. Okay po naman. Ngayon lang ulit kami nakabalik kasi galing po kaming Mindoro eh. Kamusta ang mga bata? Okay po naman sila. Yung pagkain nyo? Ayos po naman, sir. Dahil pa kayong bigas, no? Marami po. May nagdala po dito na mga teacher po ng CN, National High School. Saka po yung taong munisipyo po. Opo. Ah, napanood siguro. Opo. Saka po yung si Konsehal Eli Bukal. Nagpadala po sila ng kalhati. Tapos sa taong munisipyo po yung grocery po. Kaya po ako'y nagpapasalamat po rin sa mga teacher ng CN, National High School po, lalo na po sa mga advisor na aking anak. Sila po ang nagpabot po rin ng tulong dito. Saka po si Konsehal Eli Bukal. Maraming maraming salamat po sa kanila. Saka po doon sa taong munisipyo na tumulong po rin sa amin. Saka po sa inyong lahat at saka po sa mga sponsor na tumulong sa amin. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat ha. Siguro po dahil napanood po nila yung video, kaya actually marami pang nagme-message sa amin na gusto nilang mapunta dito. At siguro sa mga susunod na araw darating sila dito para magbigay din ng tulong po para sa kanila. Sa konsehal at dun sa mga teachers ng high school, maraming maraming pong salamat sa inyo na pumunta kayo dito para po tulungan sila ate. So napakalaking bagay po kasi nun, kahit bigas, grocery na kailangan nila sa araw-araw para pantawid po nila yon talaga kasi sobrang hirap po ng kanilang buhay dito sa bundok. So si Ate Lenlen po ay nag-uuling ka pa din hanggang ngayon? Opo, sir. Yung nakaraan na nakita namin dyan na... Tapos na po yun, andun na po sa may mangga daon. Nakaparada na po. So pipick upin na lang? Opo. Tapos pagka ano po yan, mangunguha na po uli ako mamaya. Umpisa na po uli. Mag-uuling ka na ulit? Opo. So mga ilang linggo mo yung hahakutin yung ganun? Sir, ang paghahakot ko mga 2 linggo, tapos yung pong pag-ano pa dito, bali po 3 linggo po rin mahigit. Gawa po, solo ko po ang paghahakot eh. Okay, so 3 linggong mahigit niya. Yun ate, di ba yung plano natin na mapagawa kayo ng bahay? Okay, so baka po sa 1 linggo, sisimulan na rin namin yun. Sa ngayon kasi inuuna lang namin yung bahay ni Ate Jobeline na matapos, no? Kasi hindi pa rin siya talaga tapos. So may mga inaayos pa kami, magpipintura, tsaka may iba pang kakabit doon yung bintana. Hindi kasi nakagawa nung nakaraang araw dahil may emergency yata yung nagpapanday. So i-update na lang po namin sa inyo. So ngayon ate, meron na po tayong nalikom na hand.
mayroon na po tayong nalikom na 107,015.93 para po sa pagpapagawa ng bahay ninyo. Again, pinasasalamatan natin si Sir Dennis, si Tita Agnes, si Sir Richard Crisostomo, si Tita Aurora Bray, Mama Cathy, Mama Matmat, Ami Ellen, Mamita, Lita Haber, Secret Subscriber, Evelyn Tenorio, Tita Trish, si Maribel RN. Maraming marami pong salamat sa inyo. So, next week po, titingnan po namin para mapasimulan na rin yung pagpapagawa ng bahay nila. Para hindi na rin po tumagal kasi magtatag-ulan na. Mahirap kasi nandito to pa rin sila kapag magtatag-ulan. Kasi yung experience nyo dito kapag tag-ulan, bumabaha dito. Tsaka yung kalagayan po ng bahay nila ngayon, kung titingnan ninyo, sobrang sira na. Ito, sa ako na lang to eh. Tsaka yung mga damit nila baka mabasa pa. Napakahirap. Kaya next week po, pipilitin po ng PB team na mapasimula na rin yung bahay nila. And dun sa nalikom po nating pera na to, na 107,000, yung iba po hindi pa rin namin nababasa at may mga nagdo-donate pa siguro. At kagagaling lang po kasi namin ng Mindoro with PB team. So ngayon po yung resume ng PB team staff para po magbasa ng mga mensahe nyo. At sa lahat po ng mga nag-order ng solar, kasama na rin po doon. So, kaya ang mangyayari po, lahat ng mga order ninyo ay maisiserve na rin po namin. Okay? So, ngayon po, ang gagawin na lang namin ng PB team, next week, sisimulan natin yung pagpapagawa ng bahay naman ni Ate Lenlen. And, kasunod din noon yung ribbon cutting naman ng bahay ni Ate Jovelyn. Kasi hindi na natin pagsasabayin yung ribbon cutting nila. Unahin na natin si Ate Jovelyn, tapos si Ate Lenlen. Okay? So, ngayon Ate Lenlen, ano yung pakiramdam mo na yung pangarap na simpleng bahay ninyo ay maipagkakaloob na namin sa inyo? Ang akin pong hinihiling po sa akin buhay ay matutupad na rin po. Na kami pag bumabagyo, hindi na po kami mananakbo sa gitna po ng mga kaulanan. At saka po sa hirap pati ng tubig dito, ako po sadyang tuwan-tuwa. Sa binigay niyo po sa aking tulong at sa mga sponsor pong tumulong sa amin. Okay yan. Hindi niyo na po problemahin yung tubig doon at inilit kasi gawa na rin yung poso ngayon. Nagawa na po. Mamaya po ipapakita namin yung video sa inyo sa pagpunta namin pag-update kina Ate Lenlen. So hindi na kayo mag-iigib ng ganyang kalayo. Doon mismo sa bahay na pagtatayuan niyo, nandyan lang. Pagbukas yun ng pinto, nandyan na yung poso. Hindi na kayo mahirapang mag-equip. Okay. At yung dalawang bata, malayo ba yung school nila dito o dyan sa Kalambuyan? Diyan po lang sa Kalambuyan. Oh, so may pag doon, ay maglalakad sila, no? Opo. Okay. Lakad po sila. Sino marunong magbisikleta? Ito po, dalawa lahat? Po yan. Dalawa gusto mong magka-bike? Ito, gusto niya magka-bike. Ikaw, gusto mong magka-bike? Gusto ko naman magka-cellphone. Gusto mong magka-cellphone? Alika nga, alika dito. Oo. Oh. Anong gusto ni iPhone? iPod. Bakit cellphone? Para magamit mo sa module. Kasi yun yung problema mo, no? Wala kang cellphone dito. Tsaka yun sa mga nagtatanong po, kaya minsan, hindi namin maibigay yung number nila kasi wala talagang cellphone si Ate Lenlen. Wala silang cellphone. So si iPhone gustong magka-cellphone para po sa pag-aaral niya. Para makabili siya ng kahit simpleng cellphone. May magagamit po siya sa module. Kailan yung module niya ulit, ate? Ang module po nila ay andiyan. Hindi pa po tapos, sir. Hindi pa. Kailan ang submit? Ginagawa po. Ah, ginagawa. Po. Baka okay. Po Biyernes po ang pasahan po ulit. Kamusta naman yung pag-aaral niya? Okay po naman. Mag-aral mabuti, ha? Siya po ang sa akin po mga anak na tatlo. Siya po ang masigasang mag-aaral. Ano yung pangarap mo para kay mama? Ay, por. Umiyain to eh. Umiyain siya. Tingin ka kay kuya, tingin. Oh, yan. Di ba sabi ko, huwag kayong mahiya, ha? Pin, halika, lapit ka kay kuya. Po. Makikinig kay kuya, ha? Di ba sabi ko, lagi may po, ha? Oh, nagpo-po na, ha? Tingin. Iyan. Oh. Oh, cellphone din ba? Gusto mo bisikleta? Bisikleta. Sige. Para pag napasok kayo, hindi kayo mahihirapan doon. Kasi medyo malayo po kasi yung barangay. Ano bang barangay yun? Kalambuyan po. Hindi, yung paglilipatan natin ay Tanagan yun. Para Tanagan po, ba? Sabi po nila, Pahanday po daw. Oh, yun. So, doon sa barangay.
Paikot pa kasi tapos paakit pa ng bundok. Pero kaya naman. Okay. Kung maglalakad kayo, kaya rin. Pero mas maganda kung nakabisikleta. Medyo pagtag-ulan nga lang, maputi kasi hindi po simentado yung daan. At sana, sa pamamagitan ng video na to, mapanood tayo ng lokal na pamahalaan ng Batangas. Baka naman po, mapasemento yung lugar na ito. Mayroon na semento ng lugar, pero pagdating po dun sa mga liblib na lugar na daanan, baka po pwedeng mapasemento natin. Although marami pang kailangan kasi mga privado yata yung lupa, no? Kaya hindi siguro mano, pero baka magawa ng paraan para malaking tulong po dun sa mga estudyante, lalo-lalo na po sa mga katulad nila na hirap sa buhay. Pag maganda yung daan, hindi sila mahirapan pumasok, lalo kapag tagulan kasi putik. Yung iba naman bata po dito, service ano? Okay. Gusto rin ni Ate Lenlen na magkaroon ka ng alagang kambing. Kahit po sir dadalba, gusto ko po akong mag-aalaga. Okay, ito. Sasagutin ko na isang kambing, okay? Bibigyan kita ng kambing. Opo. Isa lang muna. Okay lang ba 'yon? Kahit opo, isa lang? Opo, sir. Okay po lang. Babae para mabarami pwede na po. Pwede naman paano lang diyan ano. Opo. Ayun. Sige, sasagutin natin isang kambing para may alagaan na si Ate Lenlen dito. Kapag napadami niya, malaking tulong po sa kanila yon, yung magkakambing. Kagaya ni Ate Jovelyn na marami siyang kambing. Kasi halimbawa doon na kayo nakatira, pwede pa rin kayo nandito yung mag-aalaga ng lupa. Ano? Pwede pa po rin. Ay, ang balak po ng mister ko, sabi po niya, ang may puhunan lang po daw siya. Siya po daw ay magtatayo ng bakery po doon. Gusto po daw niya, yung mag-business po daw siya ng bakery. Sabi po niya. Dahil marunong po sir siya magawa ng tinapay. Gusto po niya daw siya ay magkaroon ng sariling business. Bikirehan, kahit maliit lang. Opo, kahit po daw maliit lang. Oh, hindi ko rin gaano kabisado yung ano, isang parang maliit na oven lang ano. Oven po, saka po yung makina, saka po yung mga plancha ng tinapay. Gusto po daw niya magkasarili siya ng gayo nang hindi na po daw siya magtatrabaho doon sa amo niya. Magkano kaya yung gano'n? Ano? Bagay, malaking tulong yun. Halimbawa, may sarili silang negosyo. Kahit yung maliit lang na. Kahit maliit lang, di ba may gano'n? Opo, mayroon po laang. 12 plancha po laang ang laman. Ano yung plancha? Yung na gano'n? Yung pong tray. Ah, yung tray. Kasi may nakikita kong gano'n. Tapos digas yun, di ba? Opo. Yung maliit na oven, magkano kaya yung gano'n? Magkano kaya abuti ng gano'n? Diba natin balay nyo, baka may tumulong sa akin para kayo ay karoon. Kasi importante nga, meron kasi silang pangkabuhayan na magagamit nila. Na kahit hindi sila pumupunta ng bundok at hindi na sila mag-uuling, meron bakery na magagamit na pan-sustain. No? Ito ang pangarap niya na kahit na po daw wala kami sa bundok, ay siya po daw may pagkikitaan. Para po daw ay mapalagong niya. Dahil doon po parang wala po raw doon bakery sa tapat po daw na yun. Oo, wala nga doon bakery. Gusto niya, pangarap po niya doon. Magkasarili siya ng bakery. Siya na po ang gagawa. Okay, okay. Pero sa ngayon, unahin po muna natin yung bahay nila na mapagawa natin. Yun po muna. Pero tingnan po natin. At, baka may tumulong sa akin na nabigyan kayo. Okay. Ng ganyan, ano? Ano, kakain? Ay, ma'am. Oh, nagluto si mama. Ay, kumain na po siguro yan. Dahil siguro ako... kayo nangingain ka doon. Nangingain ka? Po, kahapon po yung birthday yan dyan sa baba. Andun po rin yan. Oh, ay, siyempre si Darwin pa. Hindi po yan masawa. Ang daming sugat sa paa. Yan po yung kagat ng guyam. Kinakamot. Kinamot siguro. Tapos napapahiga po. Di nadadali ng mga yangit-yangit. Kaya po nilanggas namin kagabi yan ng bayaba. Ay, huwag masyadong magala kasi. Kaya nasugat-sugat yung paa mo eh. Nakapaligo na pa pala sila maaga eh, no? Opo, dadalwa na po. Hindi, ito po isa, saka yung isa. Ah, okay. Ito talaga maagang naligaw ka para makapagala agad. Opo, yan. Mahuli po sa kanyang business. Wala eh, walang magawa dito sa bundok. Tahimik lang dito eh, walang libangan. Ay, ere pong isa eh, nagsunod din. Sabi ko po eh, bumalik agad at gawa ng kanyang module. Akin tutulungan. Mag-module ha? Airport? Gawa ko sa Biyernes, ipasahan na ulit. Ang dami pa sir gawain, tambak pa. Sige.
Tapusin muna module ah, I4. Titingnan namin yan sa Biyernes. Pag tapos ang module. Ha? Biyernes na gabukas. Oh, bukas pala. Ngayon eh, nagpapatulong sa akin. Oh. Gawin muna ha. Oh, sige, din na namin kay Estorbuen. Tapusin muna yung module. Okay? Sila ba ate ay may mga damit naman? Mm. Kahit paano may mga maayos silang damit. Ay may magpapadala sa inyo ng damit, ha? Antayin lang natin ng ilang months. Tsaka may mga damit pa kami dong mga ano ibibigay namin sa inyo, ha? Gusto niyong malaking bike? Oh. Lagi nga po kayong inaantay. Oh. Sabi, ba't kaya ang Sir Puli wala pa gawa ng aking bike? Gusto talaga ng bike? Malaki po niya, magkakabike na siya. Oh, gusto, marunong na. Baka naman pag binilhan ka ng bike, dire-diretso ka doon sa ibang barangay, ha? Dahan-dahan lang, nasa bundok kayo. Baka mamaya pag, ano, dire-diretso doon sa parang, oh. Gusto po niya, eh. Ang tagal pa, ikaw ni Sir Paul, ako, ikaw magbabike na. Pinagmamalaki po niya sa kanyang kapwa bata. Oh, yan. Sugat, eh. Yung bike, pag napasok ka na lang, ha? Mag-aaral ka, ha? Pag hindi ka nag-aral, hindi kita bibili ng bike. Tingin ka, kuya. Opo. Pwede na siyang pumasok na, ano, no? Anong grade na ba siya? Grade 3 po. Grade 3. Ngayon lang hindi siya pumasok. Ay, module po. Ah, nagmo-module ba siya? Module po siya. Ah, pumapasok ka pala, eh. Okay. Pumapasok pala to, eh. Si Daniel, pumapasok din? Opo, module po. Ah, okay. So, sila po palang tatlo ay nag-aaral. Baka naman ang module may pinababayaan. Pinababayaan? Ako po ang nag-aano ng iba. Oh. Tuturuan lang ni Mama. Eh, dapat hindi laging nandoon sa paglalaro. Tingin ka kay Kuya. Pag hindi maayos ang grado, hindi bibilan ng bisikleta. Pag maayos ang grado, bibilan kita ng bisikleta tsaka cellphone. Oh, tingin ka kay Kuya. Ganun na ang usapan natin, ha. Oh, para maging inspirasyon mo yung sinasabi ko. Para magpursigi ka. Kahit hindi, kahit walang honor, basta maayos lang mag-aral. Pero mas bonus na lang kung mayroon kang grado na maayos. May honor, di ba? Sagot. Oho. Opo ah. O sige. Aral na, simula ng pag-aaral. Okay. Mga kababayan, maraming salamat po ulit. Thank you sa inyong lahat. At yun, next week po, pipilitin po ng PB team na simula na po yung kanilang bahay para hindi na po tayo dito pabalik ng ano at doon na sila nakatira. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po sa inyong muli.